Marami sa mga taga-Leyte sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay na lang daw sana tatanawin si Pope Francis. Pero dahil sa paghihigpit na seguridad sa dadaanan ng papal convoy, malabong masulyapan pa nila ang Santo Papa. May live report si Chino Gaston. Chino? Iba yung channel. Mercy and compassion ang tema ng pagbisita ng Santo Papa dito sa Pilipinas. Pero sa higpit na ipinatutupad na seguridad, marami pa rin sa ating mga kababayan dito sa Leyte ang nangangamba na maaring hindi makita ang Santo Papa dahil sa napakahigpit nga na seguridad na ipinatutupad, gaya ng pagbabawal sa pagdungaw sa kanilang second story mga bintana, at umaasa na lamang sila na mapagbibigyan sila sa pag-araw mismo ng pagbisita ng Santo Papa dito sa Leyte. Narito ang report. Swerte kung tutuusin ang mga taga-barangay Animasag sa Tacloban City dahil sa mismong tapat nila, malapit sa airport, magmimisa ang Santo Papa. Isa si Brian Diaz sa libu-libong nawala ng bahay ng anuri ng storm surge ang kanyang bahay malapit sa Tacloban Airport noong Bagyong Yolanda. Karangalan daw na makita ang Santo Papa at makinig sa kanyang mensahe sa kabila ng kanilang patuloy na pagbangon mula sa trahedya. Pero mabilis na nalusaw ang kanyang tuwa at ng kanyang mga kabarangay nang lagyan ng yerong harang ang kanilang view at malala pa. Tinayuan pa ng mga portalet na gagamitin ng higit 150,000 na taong dadalo sa unang misa ni Pope Francis. Dito na lang kung baga sakaling hindi makapasok. So anong balak mo? Umakit sa bumong? Oh, bawal daw yung sabi niyo. Kasama sa mga ipinagbabawal ang pagsilip sa Santo Papa mula sa kahabaan ng ruta ng papal parade mula Tacloban Airport hanggang sa bayan ng Palo. Ang bahay ni Rose Tabuac na nasa tabing daan ng ruta ng Papa, puno na ng kanyang mga pamangkin at kaanak na manonood sa Sabado. Kung hindi raw papayagan sa second floor ng kanyang bahay manood, tiyak na hindi matatanaw ng mga bata ang Santo Papa. Siyempre, dito kayo manonood, no? Para kita. Kasi lalo na yung mga bata, hindi naman makakapanood dun sa baba, kaya dito talaga sila sa loob. Kung umaasa kayo, papayagan kayo dito sa taas ng bahay? Opo, sana nga po. Umaasa po kami nga, dito po kami makakapanood. Ayon sa Archdiocese ng Palo, hindi naman salungat sa temang mercy and compassion na pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas ang napakahigpit na seguridad. Dapat umanong unawain ng mga hindi mabibigyan ng tsansang makita ang Papa na bahagi lamang daw ito ng pagtitiyak na ligtas at matiwasay ang kanyang pagbisita. Sa dami ng taong darating, meron daw talagang hindi mapagbibigyan. For the good of everyone, not only for the Pope but also for the pilgrims po. So parang we are very happy na mayroong ginawa ang police, mayroong ginawa ang mga military. Sa mismong araw daw ng pagbisita ng Santo Papa dito sa Leyte, asahan daw na may susuway pa rin sa mga patakaran ang mga mismong mga pulis na nakadeploy nga sa kahabaan ng ruta ng Santo Papa mula sa Tacloban Airport hanggang sa Palo ay kumbinsidong imposible daw na mabantayan lahat at mapigilan ito mga kababayan natin na tutungtong sa kanilang mga bubungan o di kaya dudungaw mula sa kanilang mga second floor windows, no? Kaya't kaakibat na lamang daw na pagbabantay at pagmamasid ang kanilang pwedeng gawin sa araw mismo na pagbisita ng Santo Papa dito sa Leyte. At yan ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Chino Gaston.